Kasi yung mga galing abroad, hindi naman tayo kilala. Mm. Magpapadala ng ganung kalaki. Oh. And ipapalit mo ron. Adi suklian mo ng magandang trabaho. Tama. Magandang araw mga kapobre. Araw ng Miyerkules ngayon. Ayun, sasagot na naman kami sa inyong mga katanungan. Siyempre, kasama natin ang malupit sumagot, si Cromax Motor, Kuya Del. Okay, good morning. Good morning sa lahat. Ayun, umpisa na natin ang sagutan. Okay. Good morning sa lahat ng subscriber ni Makapobre. Bago ko umpisahan yung pagsagot dito sa mga bagong tanong, babanggitin ko muna yung order sa atin. Unahin ko itong nasa California, yung double cab si Sir. Hindi ko na babanggitin pangalan para na-update natin siya kung ano yung OTD niya, kung ano ng kalagayan. Yung pong ong kanyo, na-order na namin yung chassis. Sabi ko sa kanya dati 1 week, ngayon 2 weeks. Kasi by order, bago gawin, kailangan order mo muna. Bali na-order ko na simula nung Sabado yata yun, 2 weeks bago siya dumating. Kaya sa ngayon, hindi pa natin mahihipo, hintay muna natin chassis. Kasi dapat chassis muna bago natin i-forma yung kaha. Kaya 2 weeks muna hintay natin. Okay, pangalawa, yung customer natin si Tiga Capiz, si Sir Chito o Mendoza. Yung sa kanya, ayun, sinatchop na natin, ibig sabihin panaghiwahiwalay. Tatanggalin yung kung ano man ang nakakabiton para malinis natin mabuti. Kasi ang gagawin natin doon, scrap to metal. Ganyan tayo ngayon, puro scrap to metal. Para kita lahat ng pangilalim. Kasi pag hindi mo tinanggal yung kaha, hinaya mo ng ganun, may mga naiiwan dumi. Oo, yung mga kalawak hindi nakikita. Kaya ang ginawa natin, tinanggal lahat. Okay. Pangatlo, excuse me. Si isa pang dumating natin na customer, tiga galing din ng California, tiga Bacoor. Ayun na. Kinuha na natin yung kanya. Mamaya, papalitan ko siya ng manubela. Kasi yan ang usapan namin, ipalit manubela. Bali may bago yung upuan, katatapos lang na pulsary. Pababalutan ko ulit kasi inamot ang pusa. Tapos lahat ng mga tira-tirang pintura, lilinisin natin yun. Ayun. Pati conversion, ayusin natin yun. Pati takip, ayusin ko mamaya. Okay. Bali silang tatlo yung umorder na. Mamaya naman ito, padating yung kwan, titingin itong Wrangler na itim. Magagaling sa Limay, Bataan. Waiting na lang natin sila. Okay, umpisa natin dito kay Sir Andro. Andro Vlog 64, mula Saudi. Sabi niya rito, boss, magkano kaya ang restoration owner dyan? Boss Andro, ang restoration ng ating owner dito ay depende sa dami ng gagawin at kung ano na ipapagawa. Bale, mangyayari dyan, bago natin presyuhan yan, ay kailangan nakadetalye kung ano yung gagawin. Yun. Halimbawa, kaha, o kaya chassis, o kaya papintura, kailangan nakadetalye kasi. Hindi tayo pwede magsabi ng presyo nang wala rin yung gagawin. Pag sinabi kay presyo, at hindi tumugma doon sa tanong niya, mamamahalan. O kaya naman, sinabi kay presyo, marami palang gagawin, hindi unfair naman sa kanila, di ba? Kaya ang pinakamaganda rito, detalyado. Para walang problema. Mm. Okay. Sabi dito kay Sir Gilbert La Madrid. Sabi rito, Tamiya, may aircon. Hello. Yun ang sabi niya. Tamiya, may aircon. Pwede to. Yung isang tropa natin dito, may gumagawa rin sila pa isa-isang unit. Pagka hindi nila kaya, halimbawa, nag-assemble silang Tamiya kasi inyo pa lang nila yun. Pagka gusto nila ipasarado, dito naman dinadala sa atin. Kasi yung mga trabaho nila, limitado. Halimbawa, ilang alam nilang gawin. Pag hindi nila alam, dito na nagpupunta sa atin yan. Tayo nagtutuloy. Halimbawa, yung Tamiya, palalagyan ng mga pinto para ma-aircon, dito dinadala sa atin yan. Kaya po pwede naman ang Tamiya na may aircon. Okay. Kaya lang, magkano presyo ano? Ang Tamiya kasi na standard ng 4K 250. Pag i-aircon mo to, kasi aircon pa lang, magkano na competition dyan, 30 plus na, hanggang 50, depende sa kwan. Ngayon, 30 plus na, halimbawa, 250, di 280 na yan,
to 18 mahigit, ilaligyan pa ng pinto. Mataas ang abuti niya. Baka abuti ng 350 yung pataas. 350? Oo, kay Kwan niya. Eh, hindi natin mabuti pangalan. Sa iba nga, lalo mga blacktop, inaabot pa ng kalahati. Half M. Okay. Eh, Sir GR Raimundo, pwede ba style Tamiya pero ang makina 4K lang? Pwede, Sir. Pwede. Meron tayong isang gagawin Tamiya dito. Kaso tinatapos pa yung anak ko, yung owner sa unahan, sa kanya. Susunod niya yung isang 4K dyan na Tamiya. Kumbaga, tatanggalin ng kaha, palit lahat ng kaha, fender, grill, basta't palit lahat. Matitira lang makina at saka chassis. Kasi ang Tamiya, wala ka nang mabibiling second hand na ganyan para kunin mo, ililipat. Hindi. Ang Tamiya, brand new talaga lang pa niyan. Brand new talaga yung mga igagamit mo dyan, kaya mahal. Kasi nga, mahal ang materials ngayon kaysa nung araw. Kaya ang owner ngayon, mas mahal kaysa nung araw. Kumukha ng chassis, magkano order dati namin? 7.5, naging 15. Ngayon ang chassis magkano na? 23, pag maisi, pag mahaba, 25. Pataas yan. Kaya pag sinabing mahal ang owner dyan at binibili tayo ng bagong chassis, eh, hindi alam nung iba yon. Ang makaka-relate lang dito, yung nakakaintindi. Ganun yun. Okay, kasi Ma'am Annabel Gonzaga, good morning mga pobre. How much po yung Wrangler na black at pwede bang gawing OTJ? Yung Mazda 323, thanks po. Dito ako USA na, but dyan, kilometer sa Amos, taga Medicine siya. Okay, ma'am, ito ang sagot. Yung Wrangler na black ay 260 ang last price niyan. Yan ang unang tanong ni ma'am. Tapos yung Mazda na 323, ang mayayari dito, pag kinuha natin yung makina ng Mazda na 323, hindi ko na masyadong nakikita yung makina to, hindi, kumbaga hindi familiar. Ang alam ko rito sa... Ang alam ko rito sa makina na to, 323, transaxle. Ibig sabihin, front wheel drive. Kung kukunin natin yung makina ito, gagawin OTJ, masyadong magastos, ma'am. Una, kung front wheel drive to, ang mayayari dito, bibili pa tayo ng transmission para maging rear drive. Tapos yung dokumento, i-change engine, mahal. Kung ako sa inyo, ma'am, huwag natin gawin yon, masyadong mahal, mapapamahal ang sasakyan nyo. Hindi applicable. Eh, Sunny Graham, shout out! Marami siyang gusto rito, pero shout out natin siya. Tatlo ang sinasabi niya rito. Gusto ko, made in Japan. Gusto ko, bonsoy. I buy one, I retire next year in the Philippines. Okay, shout out. Laging nagko-comment si Sir Sunny Graham. Dalawa ka dito sa amin, Sir. Oo. Laging nakasabay-bay ito si Sir. Shout out si Sir. Okay, kay Sir Rick Lucero, sabi rito, makapobre, magkano kaya aabutin kung papalitan lahat ng gauge? At magkanong aabutin para maging power steering 4K? Ang makina ko, OTJ. OTJ ko. Gusto niya palitan ng gauge. Pag pinalitan lahat ng gauge to, depende naman sa brand. Lalo kung papalitan pati mga... Pag nagpalit ka ng gauge ng gas plot, ng fuel gauge, saka ng plot, 1,000 mahigit na yan. Tapos lalagyan pa ng speedometer. Pag nilagyan mo ng speedometer at saka nitong mga ganito, pag binili mo yung materialis ng mga gauge, nasa 3,000 mahigit na. Wala pa yung labor doon. O yun, may idea na si Sir. Pangalawa, ang pangalawang tanong niya, ipa-power steering yung 4K engine niya na OTJ niya. Gagawin power steering. Pagka ginawa natin power steering yan, bibili tayo ng steering box, steering pump. Hindi ko pa alam kung yung pulley ng crankshaft niya ay double, kailangan double. Kasi pagkukunan ng panyan, pagkukunan ng supply ng fan belt, para magpaikot siya yung steering pump. Basta dito, pag bumili tayo sa Sarplasa nito, nasa kwanto, nasa aabuti na 18,000 ito, kung ganito. Kasi yung pambaso ng power steering, magpapapress pa tayo sa para sa hose, hydraulic hose. Medyo magastos ito. 18,000 pataas ito. Kasi yung isang ginawa ko dyan, ganun din, umabuti ng ganung ang presyo eh. Medyo magastos kasi pagka power steering. Pero masisiyang ka naman kasi malambot. Malambot.
Kaya ang ginagawa namin, hindi na ako nagpa-power steering. Malambot din talaga, parang power steering. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng malaking gearbox. Titingnan ko muna yung kanya, OTD niya. Dalawang klase ang differential sa harap. Isang double bar, saka isang belt trunk. Pag belt trunk, ang pwede mo gamitin dyan, mga Isuzu na super na gearbox. Ayun, pagka double bar, pwede L300, pwede rin Toyota na pangkanan. Ayun, para lumambot siya. Pero pagka, halimbawa, nilagyan mo ng L300 gearbox na pang double bar, hindi lumambot, wala doon ang problema nun. Che-check-upin natin ang bearing nun. Lalambot yun, imposible hindi lumambot yun. Basta nandoon ang problema nun sa mga gulong. Halimbawa, yung ginawa natin kahapon, yung binili sa silang na 130. Ngayon, ginawa natin dito, ang daming ginawa. Kasi ang makina niya masyadong lowered, itinaas natin ang makina. Para pag dumaan sa hams, hindi masisira ang crew member niya. Pangalawa, yung gulong, yung manibela, ubod ng tigas. Talagang sobra tigas. Pinalitan ko ng gearbox ng malaki. Ngayon naman, ubod naman ang lambot. Problema natin, sobra lambot. Tinalambot natin siya. Tapos, sobra daw ang lambot. Itinigas natin ng konti, nag-adjust tayo ng konti sa kwan, sa sektor. Pangatlo, pagka inirotes mo, diba, mabilis, nagpupunta sa kanan, nasa ibat. Tinignan ko kahapon, okay, na-clearance niya. Sabi ko, tingnan ng gulong, nandun ang problema nun. Pag tingin namin sa gulong, hindi pares ang sukat. Pagka kinuman mo, pag sinukat mo sa gulong, toe-in, pag sinukat mo yung toe-in niya, mali. Nakabuka yung isa. Pangalawa, yung bearing. Kasi bagong dala nga sa atin eh. Hindi naman tayo gumawa noon, itinigawa lang sa atin. Kaya pala pag inerorodis at nagpupunta sa kanan, durog ang bearing sa knuckle head. Durog. Kaya pagka nalulubak, sumisibat. Ayun, ginawa kahapon. Pinulta namin ang bearing, okay na. Perfect na. Pwede nang kunin mamaya ni sir. Ang daming problema pagka sa harap ng galing ang problema. Kailangan step by step ang gawa dyan. Pero lalambot ng malambot talaga yan. Okay, sir, Nemeso, Torculus, Rovin, sabi rito, at magkano down payment? God bless po, both of you. Tinatanong sir kung magkano down payment. Depende sir yan sa gagawin. Pagka ang value ng sasakyan natin yun, nakakahalaga ng 200 mahigit, kahit 50, pwede naman eh. 100, pwede rin. Pagkatapos yan, saka niya ipu-full payment yun. Yung ganun. Okay, sir. May isa pa si sir na tanong. Brad, makapobre. Ganyan gusto ko. Parehas ang haba. 5K, 5C po. Magkano abutin pero steel top? Reply. OFW from Bahrain. 5K, 5-speed. Ha? 5K, 5-speed. 5K, 5-speed. Oo, ito tama to. Pero steel top gusto ni sir. Pagka ganyan gusto mo yung haba nito, ang hindi lang nabagit dito ni sir kung stainless o galvanized ang gusto niya. Ibigay natin parehong presyo. Pag stainless, 5K, 5-speed, tapos naka-steel top siya. Pag medyo ang haba nito ay, pagka medyo maigsi lang, abutin to ng 150 pataas. Steel top. Pag stainless naman, nasa 200 na higit ito. Lalo kung medyo mahaba. Stainless yun ha, stainless. Naka-steel top na yun. Okay, shout out from Nemesco Torculas, Robin from Bahrain. Shout out sa mga nanonood sa atin diyan. Kay Sir Linuoy. Sabi niya, sige, harutin niyo. Ito yung nagko-comment. Yes, sa pula. Sa pula sa Manibela. Para malaman kung permis pa rin ang at walang wiggle ang Manibela at kung perfect ikot ng gulong. Baka ito. Putol, hindi na kon masyado, no? Hindi na fairness. Okay, narotis na natin yan. Kumbaga, ito na ipaliwanag ko. Yung comment ni sir, tsaka dun sa FPG na ginawa natin kahapon, halos nagtutugma. Nagtutugma. Hindi natin tinigilan, inarotis pa rin. Kasi nga, may pinagmumula ng mga problema. Yun ang nga inuulit ko, yung sa gulong, ang huling problema na nakita ko, durog ang bearing sa knuckle head. Yun. Kaya, sumisipat. Ngayon, nung napalitan na natin, naripak na natin bearing, okay na, perfect na. Pwede mo nang bitawan ng manibela. Okay. Lester Bucci Bamboo.
Good day, sir. Magkano abuti ng pa-restore ng pang-ilalim? Tanggal para ma-repent. Nasagutan natin dati to. Hmm. Okay na to. Shoutout na. Shoutout na lang sa iyo, Butchoy Bamboo. Okay. Kay Sir Bong Box, dalawa to. Hello po, new subscriber from Masbate City. Ask ko lang po kung may nabili ako ng owner type jeep. Medyo may mga tama o kalawang din pang ilalim o chassis. Tanong ko lang po, pwede po bang palitan ng bagong chassis? Magkano po abutin? Gasto, salamat po. Pwede po sir, gawin natin, pwede tayong magpalit ng bagong chassis. Pero dapat makita ko muna kung bulok na bulok talaga. Pero kung papraka-praso lang, nire-repair lang natin yon. Ang ginagawa natin doon, tinatapos natin yung bulok niya, tapos papalitan natin ng bagong MS plate. Kasi sayang naman. Kasi kung papalitan ng buo, medyo magastos to. Chassis pa lang, 25 mil na. Labor pa. Tatanggalin lahat yan kasi nga chassis. Kumbaga, dyan nakakapit lahat. Doble trabaho, tanggal kabit. Para kang bumili ng isang owner. Kung maselang ka, pupwede yun. Pupwede mo labanan ng ganung presyo. Kasi iba talagang lumalaban kasi yung iba talagang ayaw nila ng ganun. Gusto nila makinis. Pero depende sa budget yan. Pero pwede sir yung sinasabi mo, pwede natin palitan. Kaya lang hindi natin masasabi presyo kasi nga, hindi naman natin nakikita yung gagawin. Pwede referin ito sir. Pwede. Ito pa, isa pa pala kay sir. Sir Adel, pwede po bang magpalit ng chassis o magpa-repair? Diyan, medyo may tama. Related ito sa kwan. Baka inulit ni sir to kasi magkaiba ng oras eh. Baka ni sir pwede to. Magkaiba oras. Shout out Orlando Publico. Anong height with length, idol? Sa ano yun? Kay Bonsoy. Ayun. Okay. Ito kay Sir Rico Reales. Sabi rito, unlinis ng ilalim. Pagkagawa boss, kinis yung chassis. Talagang may buffing bago pintura. Yung ibang builder parang pinipinturahan pagkatapos ng konting linis. Kaya sagwa tingnan, inyo mga boss, pulido. At di ka na manghinayang na gumasos. God bless you, boss. Ba? Sa 250. Oo, nakakakunti ito si Sir Rico Reales. Alam niya yung realidad ng paggawa natin. Na nakikita niya kung paano tayong gumawa. Kita kasi pag binidyon mo yung chassis niyan, kung may bukol-bukol, ayun yung hindi na-repair masyado. Oo. Kitang-kita kasi sa camera. Yung comment ni sir, nakikita niya yung realidad ng trabaho natin. Oo. Lalo pag nakita ni sir yung isang binaklas natin ng kaha, makikita natin lahat ng numero. Kumbaga sa kuni, iskripto metal talaga yon. Talaga lang matrabaho kasi nga tatanggalin mo pa body para kang kumon talaga linis lahat yung kasi kailangan kaya naman kaya natin ginagawa to. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga galing abroad hindi naman tayo kilala. Magpapadala ng ganung kalaki ipapalit mo ron at isuklian mo ng magandang trabaho. Tama. O kamukha nung isa nasa Italy kagabi kausap ko. Magda-down siya bukas ng 170,000. Ranger ang gusto niya. Tama ang sabi niya, hindi tayo kilala, hindi tayo magkakilala, pero nakitiwala sila sa atin, gawa lang, napanood tayo sa YouTube. Alam mo bang, 5 years na si sir, gusto magkaroon ng ganyang Wrangler. Nung napanood ang YouTube natin, yung vlog natin, saka lang nag-decide. Nakuha niya asawa niya, nakumbinsin niya. Ang sabi niya, hindi tayo makilala, tiwala. Sabi ko, sir, katunayan niya, marami tayong customer sa California, nagpapadala ng pera. Ina-update natin sila kung ano yung proseso ng sasakyan nila. Kaya ang ipapalit namin sa inyo, yung maayos na trabaho. Kasi hindi naman tayo pwedeng bigyan ng pera sa kanila, para kuan, dahil mapera na sila. Kaya ang pinakamaganda rito, supply mo ng magandang trabaho para mawili ang customer. Ganun yun. Kasi gagawin namin lahat para maayos ang trabaho. Ito yung malalaki ng pera binibitawan nila. 500,000, depende sa dami ng ginagawa. Di ba? Kailangan ayusin natin. Kay Sir, kay Ma'am Yoresa Yusiko,
Larry Cabrera. Hindi. Larry Cabrera, ka-Adel, sa ngayon masaya na rin ako nang nakapanood sa inyo. Nakakatawa naman ang mga panuntunan mo sa iyong hanap buhay. Shoutout, Ma'am Teresa Yosiko. Maganda kasi yung ganitong kwentuhan, ipinapaliwanag mo yung gagawin, maraming makaka-relate. Hindi kami yung tipong basta pipicture ang sasakyan, lalagyan ng presyo, ibebenta mo lang. Sa amin. Uh-huh. Lalo na yung mga wala masyadong alam, di ba? Oo. Malaking tulong. Oo. Kaya namin ginagawa to, hinihimay namin, ipinapaliwanag yung sasakyan, ang sasakyan namin, simula sa umpisa, pati troubleshoot, ipinapaliwanag ko. Pati pagsusugat ng kaha, pati troubleshoot ng pang-ilalim, tinuturo namin, pare yung bibili, may malalaman sila. Kasi pag walang alam yan, kawawa yan. Kaya iginaguide namin sila. Hindi namin ginagawa to para bilang kami. Ginagawa namin to para matuto sila. Di ba? Hindi naman natin obligasyon yun. Ginagawa lang natin sila para yung bibili, may alam, may idea sila. Malaking bagay sa buyer yun. May, kumbaga, pag may alam sila, pupunta sila sa ibang lugar, hindi na sila makukuha, madidihado. Yun lang naman hangarin natin dyan. Okay? Kay Sir Hibok-Hibok TV, shout out! Boss, makapobre, magkano presyohan ng galvanized 4K o TJ? Medyo maganda-ganda pa ang pang-ilalim. Yung kaya mabiyay hanggang Camiquin, province, Mindanao. Okay, galvanized. Pula. Oo. Ito 5K ito eh. 5K, 4K, pares lang yan. Medyo nagkakaiba lang ng kanya, mas malakas lang ng konti yung 5K. Matulin, yan. Yung galvanized natin, 120. Yung sinasabi ni... 120 yan eh. Yung... Wala na yan, galvanized yan. Sasakyan na lang yan. Sabi niya rito, kung makakarating yung bandang daw ng Mindanao. Makakarating? Abi, opo. Kasi kung hindi makakarating ng Mindanao yan, huwag nang ilis dito yan. Oo. Talaga naman ipahira natin yan. Makakarating yan kasi dito pa lang, binabanatan na natin sa rotis yan. Kaya kung may problema yan, dito pa lang, palalabasin na natin problema niyan. Ito, hindi pa to. Kay Sir Melvin Laud. Good morning, Sir. Halimbawa, Sir. Dati na to. Nabasa ko na to. Wala na. Wala na. Okay na. Okay na. Magpaalam muna ako. I-vlog daw natin to. Okay, sige. Ito. Baka may makakursunada. Ito ang jeep natin, kaisa-isang jeep. Natin yung seater. Nakarehistro. Tapos, okay yung prangkisa niya, ginagamit. Holiday ngayon eh, kaya hindi pamiyahe. Bonifacio Day. Ang prangkisa niya ay Dasmariñas, Zapote, kabila. O yan, yan ang jeep natin. Kakaibang bumper niya. Ayan, pang-offroad ang bumper niya. Sample pa lang yan. Yan ang mga lumang bumper na ginawa ko dati, mga lumang style. Gagamitin natin yan sa California. Mas maganda dyan gagawin natin kasi unang gawa yan. Pang-offroad ng bumper na ginawa ko eh. Tingnan mo, palibasa, MS plate bakal. Kaya kahit panggayin mo yan, hindi madadali yan, hindi masisira yan kasi bakal yan eh. Hindi siya yung galvanized. Bakal yan, 2.5 mm yan, kaya napakatibay yan. Ayan, baka may makakursinada. PM lang sa atin, o kaya tumawag. Binibenta mo na? Oo. Magkano? 250. Ilang seaters ba yan? 10-seater. 10-seater? Malamit sa 10-seater yan. Ang gearbox yan, tatlong palit ginawa ko. Nakatatlong palit ako dyan. Hanggat hindi perfect yan, hindi ko tinigilan yan. Bidyoan ko na lang. Okay, sige. Maayos pa yung mga gulong bago ah. Oo. Malalim pa yung mga gulong. 6 stud. Thank you.
Kasi yung mga galing abroad, hindi naman tayo kilala. Magpapadala ng ganung kalaki. Oh. Eh, ipapalit mo, ipapalit mo ron. Adi, suklian mo ng magandang trabaho. Tama. Magandang araw mga kapobre. Araw ng Miyerkules ngayon. Ayun, sasagot na naman kami sa inyong mga katanungan. Siyempre, kasama natin ang malupit sumagot, si Cromax Motor, Kuya Del. Okay, good morning. Good morning sa lahat. Ayun, umpisa na natin ang sagutan. Okay. Good morning sa lahat ng subscriber ni Makapobre. Bago ko umpisahan yung pagsagot dito sa mga bagong tanong, babanggitin ko muna yung mga yung order sa atin. Unahin ko itong nasa California, yung double cab si Sir. Hindi ko na babanggitin pangalan para na-update natin siya kung ano yung OTD niya, kung ano nang kalagayan. Yung pong kanyo, na-order na namin yung chassis. Sabi ko sa kanya dati 1 week, ngayon 2 weeks. Kasi by order, bago gawin, kailangan order mo muna. Bali, na-order ko na simula nung Sabado yata yun, 2 weeks bago siya dumating. Kaya sa ngayon, hindi pa natin mahihipo, hintay muna natin chassis. Kasi dapat chassis muna bago natin i-forma yung kaha. Kaya 2 weeks muna hintay natin. Okay, pangalawa, yung customer natin si Tiga Capiz, si Sir Chito o Mendoza. Yung sa kanya, ayun, sinatchap na natin, ibig sabihin panaghiwahiwalay. Tatanggalin yung kung ano man ang nakakabiton para malinis natin mabuti. Kasi ang gagawin natin doon, scripto metal. Ganyan tayo ngayon, puro scripto metal. Para kita lahat ng pangilalim. Kasi pag hindi mo tinanggal yung kaha, hinaya mo ng ganun, may mga naiiwan dumi. Oo, yung mga kalawak hindi nakikita. Kaya ang ginawa natin, tinanggal lahat. Okay. Pangatlo, excuse me. Si isa pang dumating natin na customer, galing din ng California, taga Bacoor. Ayun na. Kinuha na natin ng kanya. Mamaya, papalitan ko siya ng manubela. Kasi yan ang usapan namin, ipalit manubela. Bali, may bago yung upuan, katatapos lang ng pulsary. Pababalutan ko ulit kasi inamot ang pusa. Tapos, lahat ng mga tira-tirang pintura, lilinisin natin yun. Ayun. Pati conversion, ayusin natin yun. Pati takip, ayusin ko mamaya. Okay. Bali, silang tatlo yung umorder na. Mamaya naman ito, padating yung kwan, titingin itong Wrangler na itim. Magagaling sa Limay, Bataan. Waiting na lang natin sila. Okay, umpisa natin dito kay Sir Andro. Andro Vlog 64, mula Saudi. Sabi niya rito, boss, magkano kaya ang restoration owner dyan? Boss Andro, ang restoration ng ating owner dito ay depende sa dami ng gagawin at kung ano na ipapagawa. Bale, mangyayari dyan, bago natin presyuhan yan, ay kailangan nakadetalye kung ano yung gagawin. Yun. Halimbawa, kaha, o kaya chassis, o kaya papintura, kailangan nakadetalye kasi. Hindi tayo pwede magsabi ng presyo nang wala rin yung gagawin. Pag sinabi kay presyo, at hindi tumugma doon sa tanong niya, mamamahalan. O kaya naman, sinabi kayong presyo, marami palang gagawin, hindi, unfair naman sa kanila, di ba? Kaya ang pinakamaganda rito, detalyado. Para walang problema. Okay. Sabi dito kay Sir Gilbert La Madrid. Sabi dito, Tamiya, may aircon. Hello. Yun ang sabi niya. Tamiya, may aircon. Pwede ito. Yung isang tropa natin dito, may gumagawa rin sila pa isa-isang unit. Pagka hindi nila kaya, halimbawa, nag-assemble sila ng Tamiya kasi inyuupa lang nila yon. Pagka gusto nila ipasarado, dito naman dinadala sa atin. Kasi yung mga trabaho nila, limitado. Halimbawa, ilang alam nilang gawin. Pag hindi nila alam, dito na nagpupunta sa atin yan. Tayo nagtutuloy. Halimbawa, yung Tamiya, palalagyan ng mga pinto para ma-aircon, dito dinadala sa atin yan. Kaya po pwede naman ang Tamiya na may aircon. Okay. Kaya lang, magkano presyo ano? Ang Tamiya kasi na standard ng 4K 250. Pag i-aircon mo to, kasi aircon pa lang, magkano na competition dyan? 30 plus na, hanggang 50, depende sa kwan. Ngayon, 30 plus na. Halimbawa,
250, di 280 na yan. O 280 mahigit. Ilaligyan pa ng pinto. Mataas ang abutin niya. Baka abutin ng 350 yung pataas. 350? Oo, kay Juan niya. Eh. Hindi natin mabuti pangalan. Kasi iba nga, lalo mga blacktop, inaabot pa ng kalahati. Half M. Okay. Eh, Sir GR, GR Raimundo, pwede ba style Tamiya pero ang makina 4K lang? Pwede, Sir. Pwede, pwede. Meron tayong isang gagawin Tamiya dito. Kaso tinatapos pa yung anak ko, yung owner sa unahan, sa kanya. Susunod niya yung isang 4K dyan na Tamiya. Kumbaga, tatanggalin ng kaha, palit lahat ng kaha, fender, grill, basta't palit lahat. Matitira lang makina at saka chassis. Kasi ang Tamiya, wala ka nang mabibiling second hand na ganyan para kunin mo, ililipat. Hindi. Ang Tamiya, brand new talaga lang pa niyan. Brand new talaga yung mga igagamit mo dyan, kaya mahal. Kasi nga, mahal ang materials ngayon kaysa nung araw. Kaya ang owner ngayon, mas mahal kaysa nung araw. Kumkano ng chassis, magkano order dati namin? 7.5, naging 15. Ngayon ang chassis, magkano na? 23, pag maigsi, pag mahaba, 25. Pataas yan. Kaya pag sinabing mahal ang owner dyan, at binibili tayo ng bagong chassis, eh, hindi alam nung iba yon. Ang makaka-relate lang dito, yung nakakaintindi. Ganun yon. Okay, kasi Ma'am Annabel Gonzaga, good morning mga pobre, how much po yung Wrangler na black at pwede bang gawing OTJ? Yung Mazda 323, thanks po. Dito ako USA na, but dyan, kilometer sa Amos, taga Medicine siya. Okay, ma'am, ito ang sagot. Yung Wrangler na black ay 260 ang last price niyan. Yan ang unang tanong ni ma'am. Tapos yung Mazda na 323, ang mayayari dito, pag kinuha natin yung makina ng Mazda na 323, hindi ko na masyadong nakikita yung makina to, hindi, kumbaga hindi familiar. Ang alam ko rito sa... Ang alam ko rito sa makina na to, 323, transaxle. Ibig sabihin, front wheel drive. Kung kukunin natin makina na to, gagawin OTJ, masyadong magastos, ma'am. Una, kung front wheel drive to, ang mayayari dito, bibili pa tayo ng transmission para maging rear drive. Tapos yung dokumento, i-change engine, mahal. Kung ako sa inyo, ma'am, huwag natin gawin yon. Masyadong mahal, mapapamahal ang sasakyan nyo. Hindi applicable. Eh, Sunny Graham, shout out! Marami siyang gusto rito, pero shout out natin siya. Tatlo ang sinasabi niya rito. Gusto ko, made in Japan. Gusto ko, bonsoy. I buy one. I return next year in the Philippines. Okay, shout out. Laging nagko-comment si Sir Sunny Graham. Dalawa ka dito sa amin, Sir. Oo. Laging nakasabay-bay ito si Sir. Shout out si Sir. Okay. Kay Sir Rick Lucero, sabi rito, makapobre. Magkano kaya aabutin kung papalitan lahat ng gauge? At magkanong aabutin para maging power steering 4K? Ang makina ko, OTJ. OTJ ko. Gusto niya palitan ng gauge. Pag pinalitan lahat ng gauge to, depende naman sa brand. Lalo kung papalitan pati mga... Pag nagpalit ka ng gauge ng gas plot, ng fuel gauge, saka ng plot, 1,000 mahigit na yan. Tapos lalagyan pa ng speedometer. Pag nilagyan mo ng speedometer, at saka nitong mga ganito, pag binili mo yung materialis ng mga gauge, nasa 3,000 mahigit na. Wala pa yung labor doon. O yun, may idea na si Sir. Pangalawa, ang pangalawang tanong niya, ipa-power steering yung 4K engine niya, na OTJ niya, gagawin power steering. Pagka ginawa natin power steering yan, bibili tayo ng steering box, steering pump, hindi ko pa alam kung yung pulley ng crankshaft niya ay double, kailangan double. Kasi pagkukunan ng kwan yun, pagkukunan ng supply ng fan belt, para magpaikot siya yung steering pump. Basta dito, pag bumili tayo sa Sarplasa nito, nasa kwanto, nasa aabuti ng 18,000 ito, kung ganito. Kasi yung pambaso ng power steering, magpapapress pa tayo sa para sa hose, hydraulic hose. Medyo magastos ito. 18,000 pataas ito. Kasi yung isang ginawa ko dyan, ganun din, umabuti ng ganung ang presyo eh. Medyo magastos kasi pagka power steering.
Pero masisiyang ka naman kasi malambot. Malambot. Kaya ang ginagawa namin, hindi na ako nagpa-power steering. Malambot din talaga, parang power steering rin. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng malaking gearbox. Titingnan ko muna yung kanya, OTD niya. Dalawang klase ang differential sa harap. Isang double bar saka isang belt trunk. Pag belt trunk, ang pwede mo gamitin dyan, mga Isuzu na super na gearbox. Ayun, pagka double bar, pwede L300, pwede rin Toyota na pangkanan. Ayun, para lumambot siya. Pero pagka, halimbawa, nilagyan mo ng L300 gearbox na pang double bar, hindi lumambot, wala doon ang problema nun. Check up natin ang bearing nun. Lalambot yun, imposible hindi lumambot yun. Basta nandoon ang problema nun sa mga gulong. Halimbawa, yung ginawa natin kahapon, yung binili sa silang na 130. Ngayon, ginawa natin dito, ang daming ginawa. Kasi ang makina niya masyadong lowered, itinaas natin ang makina. Para pag dumaan sa hams, hindi masisira ang crew member niya. Pangalawa, yung gulong, yung manibela, ubod ng tigas. Talagang sobra tigas. Pinalitan ko ng gearbox ang malaki. Ngayon naman, ubod naman ang lambot. Problema natin, sobra lambot. Pinalambot natin siya. Tapos, sobra daw ang lambot. Itinigas natin ng konti, nag-adjust tayo ng konti sa kwan, sa sektor. Pangatlo, pagka inirotes mo, diba, mabilis, nagpupunta sa kanan, nasibat. Tinignan ko kahapon, okay, na-clearance niya. Sabi ko, tingnan ng gulong, nandun ang problema nun. Pag tingin namin sa gulong, hindi pares ang sukat. Pagka kinuman mo, pag sinukat mo sa gulong, toe-in, pag sinukat mo yung toe-in niya, mali. Nakabuka yung isa. Pangalawa, yung bearing. Kasi bagong dala nga sa atin eh. Hindi naman tayo gumawa noon, itinigawa lang sa atin. Kaya pala pag inaro-rodis, pag nagpupunta sa kanan, durog ang bearing sa knucklehead. Durog. Kaya pagka nalulubak, sumisibat. Ayun, ginawa kahapon. Pinalta namin ng bearing, okay na. Perfect na. Pwede nang kunin mamaya ni sir. Ang daming problema pagka sa harap ng galing ang problema. Kailangan step by step ang gawa dyan. Pero lalambot ng malambot talaga yan. Kaiser, Nemeso, Torculus, Rovin, sabi rito, at magkano down payment? God bless po, both of you. Tinatanong sir kung magkano down payment. Depende sir yan sa gagawin. Pagka ang value ng sasakyan natin yun, nagkakahalaga ng 200 mahigit, kahit 50, pwede naman eh. 100, pwede rin. Pagkatapos yan, sa kanya ipo-full payment yun. Yung ganun. Okay, sir. May isa pa si sir na tanong. Brad, makapobre. Ganyan gusto ko. Parehas ang haba. 5K, 5-speed po. Magkano abutin pero steel top? Reply. OFW from Bahrain. 5K, 5-speed? Ha? 5K, 5-speed. 5K, 5-speed. Oo, ito tama to. Pero steel top gusto ni sir. Pagka ganyan gusto mo, yung haba nito, ang hindi lang nabanggit dito ni sir kung stainless o galvanized ang gusto niya. Ibigay natin parehong presyo. Pag stainless, 5K, 5-speed, tapos naka-steel top siya. Pag medyo ang haba nito ay, pagka medyo maigsi lang, abutin to ng 150 pataas. Steel top. Pag stainless naman, nasa 200 na higit ito. Lalo kung medyo mahaba. Stainless yun ha, stainless. Naka-steel top na yun. Okay, shout out from Nemesco Torculas, Robin from Bahrain. Shout out sa mga nanonood sa atin diyan. Kay Sir Linuoy. Sabi niya, sige, harutin niyo. Ito yung nagko-comment. Sa pula. Sa pula sa Manibela. Para malaman kung permis pa rin ang at walang wiggle ang Manibela at kung perfect ikot ng gulong. Baka ito. Putol, hindi na kon masyado, no? Hindi na fairness. Okay, narotis na natin yan. Kumbaga, ito nang ipaliwanag ko. Yung comment ni sir, tsaka dun sa FPG na ginawa natin kahapon, halos nagtutugma. Nagtutugma. Hindi natin tinigilan, inarotis pa rin. Kasi nga, may pinagmumula ng mga problema. Yun ang nga inuulit ko, yun sa gulong, ang huling problema na nakita ko, durog ang bearing sa knucklehead. Yun. Kaya, sumisipat. Ngayon, nung napalitan na natin, naripak na natin bearing, okay na, perfect na. Pwede mo nang bitawan ng Manibela. Okay.
Mr. Buchi Bamboo. Good day, sir. Magkano abuti ng pa-restore ng pang-ilalim? Tanggal para ma-repent. Nasagutan natin dati to. Okay na to. Shoutout na. Shoutout na lang sa'yo, Butchoy Bamboo. Okay. Kay Sir Bong Box, dalawa to. Hello po, new subscriber from Masbate City. Ask ko lang po kung may nabili ako na owner type Jeep. Medyo may mga tama o kalawang din pang-ilalim o chassis. Tanong ko lang po, pwede po bang palitan ng bagong chassis? Magkano po abutin? Gasto, salamat po. Pwede po sir, gawin natin, pwede tayong magpalit ng bagong chassis. Pero dapat makita ko muna kung bulok na bulok talaga. Pero kung papraka-praso lang, nire-repair lang natin yun. Ang ginagawa natin doon, tinatapos natin yung bulok niya, tapos papalitan natin ng bagong MS plate. Kasi sayang naman. Kasi kung papalitan ng buo, medyo magastos to. Chassis pa lang, 25 mil na. Labor pa. Tatanggalin lahat yan kasi nga chassis. Kumbaga, dyan nakakapit lahat. Doble trabaho, tanggal kabit. Para kang bumili ng isang owner. Kung maselang ka, pupwede yun. Pupwede mo labanan ng ganung presyo. Kasi iba talagang lumalaban kasi yung iba talagang ayaw nila ng ganun. Gusto nila makinis. Pero depende sa budget yan. Pero pwede sir yung sinasabi mo, pwede natin palitan. Kaya lang hindi natin masasabi presyo kasi nga, hindi naman natin nakikita yung gagawin. Pwedeng referin ito sir. Pwede. Ito pa, isa pa pala kay sir. Sir Adel, pwede po bang magpalit ng chassis o magpa-repair? Diyan, medyo may tama. Related ito sa kwan. Baka inulit ni sir to kasi magkaiba ng oras eh. Oo. Baka ni sir pwede to. Magkaiba oras. Shoutout Orlando Publico. Anong height with length, idol? Sa ano yun? Kay Bonsoy. Ayun. Okay. Ito kay Sir Rico Reales. Sabi rito, unlinis ng ilalim. Pagkagawa boss, kinis yung chassis. Talagang may buffing bago pintura. Yung ibang builder parang pinipinturahan. Pagkatapos ng konting linis, kaya sagwa tingnan. Inyo mga boss, pulido. At di ka nga manghinayang na gumasos. God bless you, boss. Ba? Sa 250. Oo. Nakakakunti ito si Sir Rico Reales. Alam niya yung realidad ng paggawa natin. Nakikita niya kung paano tayong gumawa. Kita kasi pag binidyon mo yung chassis niyan, kung may bukol-bukol, ayun yung hindi na-repair masyado. Oo. Kitang-kita kasi sa yung camera. Yung comment ni sir, nakikita niya yung realidad ng trabaho natin. Oo. Oo. Lalo pag nakita ni sir yung isang binaklas natin ng kaha, makikita natin lahat ng numero. Kumbaga sa kuni, scripto metal talaga yon. Talaga lang matrabaho. Kasi nga tatanggalin mo pa body. Para kang kumon talaga. Linis lahat. Yung kasi kailangan. Kaya naman, kaya natin ginagawa to. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga galing abroad, hindi naman tayo kilala. Magpapadala ng ganong kalaki. Oh. And ipapalit mo ron. Adi suklian mo ng magandang trabaho. Tama. O, kamukha nung isa, nasa Italy. Kagabi, kausap ko. Magdadown siya bukas ng 170,000. Wrangler ang gusto niya. Tama ang sabi niya, hindi tayo kilala, hindi tayo magkakilala, pero nakitiwala sila sa atin, gawa lang, napanood tayo sa YouTube. Alam mo bang, 5 years na si sir, gusto magkaroon ng ganyang Wrangler. Nung napanood ang YouTube natin, yung vlog natin, saka lang nag-decide. Nakuha niya asawa niya, nakumbinsin niya. Ang sabi niya, hindi tayo makilala, tiwala lang, tiwala. Sabi ko, sir, katunayan niya, marami tayong customer sa California, nagpapadala ng pera. Ina-update natin sila kung ano yung proseso ng sasakyan nila. Kaya ang ipapalit namin sa inyo, yung maayos na trabaho. Kasi hindi naman tayo pwedeng bigyan ng pera sa kanila, para kuan, dahil mapera na sila. Kaya ang pinakamaganda rito, suklihan mo ng magandang trabaho para mawili ang customer. Ganun yun. Kasi gagawin namin lahat para maayos ang trabaho. Ito yung malalaki ng pera binibitawan nila. Half million, depende sa dami ng ginagawa. O, di ba? Kailangan ayusin natin. Kay Sir,
Kay Ma'am Yoresa Yusiko. Larry Cabrera. Hindi. Larry Cabrera, ka-Adel, sa ngayon masaya na rin ako nang nakapanood sa inyo. Nakakatawa naman ang mga panuntunan mo sa iyong hanap buhay. shout out, Ma'am Yoresa Yusiko. Maganda kasi yung ganitong kwentuhan, ipinapaliwanag mo yung gagawin, maraming makaka-relate. Hindi kami yung tipong basta pipicture ang sasakyan, lalagyan ng presyo, ibebenta mo lang. Sa amin. Uh-huh. Lalo na yung mga wala masyadong alam, di ba? Oo. Malaking tulong. Oo. Kaya namin ginagawa to, hinihimay namin, ipinapaliwanag yung sasakyan, ang sasakyan namin, simula sa umpisa, pati troubleshoot, ipinapaliwanag ko. Pati pagsusugat ng kaha, pati troubleshoot ng pang-ilalim, tinuturo namin, pare yung bibili, may malalaman sila. Kasi pag walang alam yan, kawawa yan. Kaya iginaguide namin sila. Hindi namin ginagawa to para bilang kami. Ginagawa namin to para matuto sila. Di ba? Hindi naman natin obligasyon yun. Ginagawa lang natin sila para yung bibili, may alam, may idea sila. Malaking bagay sa buyer yun. May, kumbaga, pag may alam sila, pupunta sila sa ibang lugar, hindi na sila makukuhan, madidehado. Yun lang naman hangarin natin dyan. Okay. Kay Sir Hibok-Hibok TV, shout out. Boss, makapobre. Magkano presyohan ng galvanized 4K o TJ? Medyo maganda-ganda pa ang pangilalim. Yung kaya mabiyahe hanggang Camiquin, province, Mindanao. Okay. Galvanized. Pula. Oo. Ito 5K ito eh. 5K, 4K, pares lang yan. Medyo nagkakaiba lang ng kanya, mas malakas lang ng konti yung 5K. Matulin, yan. Yung galvanize natin, 120. Yung sinasabi ni... 120 yan eh. Yung... Wala na yan, galvanize yan. Sasakyan na lang yan. Sabi niya rito, kung makakarating yung bandang daw ng Mindanao. Makakarating? Abay, opo. Kasi kung hindi makakarating ng Mindanao yan, huwag nang ilis dito yan. Oo. Talaga naman ipahira natin yan. Makakarating yan kasi dito pa lang, binabanatan na natin sa rotis yan. Kaya kung may problema yan, dito pa lang, palalabasin na natin problema niyan. Ito, hindi pa ito. Kay Sir Melvin Laud. Good morning, sir. Halimbawa, sir. Dati na to. Nabasa ko na to. Wala na. Wala na. Okay na. Okay na. Magpaalam muna ako. I-vlog daw natin to. Okay, sige. Ito. Baka may makakursunada. Ito ang jeep natin, kaisa-isang jeep. Natin seater. Nakaregistro. Tapos, okay yung prangkisa niya, ginagamit. Holiday ngayon eh, kaya hindi pa biyahe. Bonifacio Day. Ang prangkisa niya ay Dasmarinya sa Pote, kabila. Ayan ang jeep natin. Kakaibang bumper niya. Ayan, pang-offroad ang bumper niya. Sample pa lang yan. Yan ang mga lumang bumper na ginawa ko dati, mga lumang style. Gagamitin natin yan sa California. Mas maganda dyan gagawin natin kasi unang gawa yan. Pang-offroad ng bumper na ginawa ko eh. Tingnan mo, palibasa, MS plate bakal. Kaya kahit banggay mo yan, hindi madadali yan, hindi masisira yan kasi bakal yan eh. Hindi siya yung galvanized. Bakal yan, 2.5mm yan, kaya napakatibay yan. Ayan, baka may makakursinada. PM lang sa atin, o kaya tumawag. Binibenta mo na? Oo. Magkano? 250. Ilang seaters ba yan? 10-seater. 10-seater? Malamit sa 10-seater yan. Ang gearbox yan, tatlong palit ginawa ko. Nakatatlong palit ako dyan. Hanggat hindi perfect yan, hindi ko tinigilan yan. Bidyoan ko na lang. Okay, sige. Maayos pa yung mga gulong bago ah. Uh-huh. Malalim pa yung mga gulong. 6 stud. Pangkisa niya hanggang 2024 pa. 2024 pa pala yung pangkisa nito.